Madalas marinig ngayon ang shoot on sight order laban sa ilang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga. Ano nga bang ibig sabihin nito at may legal ba itong basihan? May report si Jamsi Sante. Nang magbigay ng ultimatum si Pangulong Duterte sa mag-amang Espinosa ng Albuera, Leyte para sumuko, ginamit niya ang order na shoot on sight kung manlaban daw ang mga ito. Sabi ng PNP, gagamitin ang shoot on sight kung malinaw na ang banta sa mga umaarestong pulis at lalaban ng suspect. Pero sabi ni Senator Ping Lacson, dating PNP chief, hindi alinsunod sa batas ang agad na pagpatay sa suspect dahil lamang nanlaban ito kapag inaresto. There is no such thing as shoot on sight or shoot to kill. The only justification for killing a person is in self-defense or in defense of a stranger, di ba? Or another person. Wala pa naman nababailate kasi sabi ko nga brabado salita. But kung gawin nilang ganon, yun talaga maliwanag na murder yon. Kasi shoot on sight. Sabi rin ng Commission on Human Rights, kahit pananlaban ng suspect, hindi yun sapat na dahilan para agad patayin ang suspect. Sa police operations procedure, you don't kill the suspect pag lumaban, but you render them defenseless. Kung tumakbo sa paa, o sa tuho, sa extremities, ganyan. Kung may hawak na baril, di sa kamay, kung sa may hawak na baril, para hindi siya makabaril. Nakalagay din sa Rules of Criminal Procedure na sapat na puwersa lang dapat ang gamitin sa taong inaaresto at hindi ito dapat patayin na lang basta-basta, sabi ng human rights lawyer na Attorney Edre Olalia. Yung unqualified, no? Yung walang qualification na shoot to kill or shoot on sight, ano yan? A grave threat yan, no? Or even grave coercion. Delikado pa rin. Pwede pang magamit o kaya pwede abusuhin, no? O kaya pwede magkamali. Pero paglilinaw ng Philippine National Police, shoot on sight, if they resist, if they fight it out, then our police officers, our peace officer will be using their force, I mean their commensurate force to defend the lives of our peace officer and the public. Sa tala ng GMA News, mula June 30 hanggang kaninang alas 3 ng hapon, may 259 na ang nasawi mula sa mga police operations laban sa illegal na droga at 146 dito ayon mismo sa mga police ay nanlaban. Jamsi Sante, GMA News.